Good day, PAJAFERS! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, titignan naman natin ang laro ni GM Mark Paragua kay GM Wesley. So itong tournament na ito, naganap din nung 2013 Asian Zonals. Ito yung pinaka-latest na laro nila ayon sa database ko. Sa Tagaytay City din ito. Same tournament din kung saan nakalaban ni GM Wesley. So si GM Torre, yung previous video ko. So, introduction lang. Si GM Mark Paragua, siya ang pinakaunang Pinoy na narating yung 2600 na rating. At siya rin ang youngest GM bago naging si Wesley. So alam ko sila ang first two super GMs ng Pilipinas. Kasi nga, syempre, si Wesley narating niya rin yung 2600. So, hindi ko muna sasabihin kung sinong nanalo dito para suspense. So, white po dito si Wesley So. And bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and i-comment nyo below kung sino yung gusto nyong makita na kalaban ni Wesley So sa susunod na video namin. So dito, ang tinira ni Wesley ay E4. And then, si GM Mark, kilala po siya bilang Nydorf player. So Sicilian Nydorf, kaya C5, Knight F3, D6. So, ganyan po yung Nydorf. D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, A6. So, ito po yung Nydorf sa Sicilian. So, yan ang main line. Yan ang tinitira ng maraming naging world champion. Maraming tumira nito. And after this, Bishop G5 yung system na panlaban ni Wesley. So, itong Bishop G5 na to, F4 po yan, Queen F3, and then castling queenside. So, pwedeng pumasok sa poison pawn after, I think, Knight BD7 yon. Then, may mga Queen B6, pero hindi ko sure. So, after Bishop G5, E6 po ang ginawa ni GM Mark, and F4. So, itong F4 na to, ang threat niya ay E5, yan. So, Queen B6 ata yung poison pawn. Hindi ko talaga sure. Tingnan nga natin. Tama, ganito nga yung poison pawn. So, magulong linya ito, pero hindi ito yung nangyari. Ang tinira lang ni GM Mark ay Knight BD7. So, hindi maka-E5 kasi nga may depensa. So, kailangan yung tira ng black dito, either alisin sa pin yung queen or i-prevent yung E5 na tira. So, after Knight BD7, Queen F3, mainline pa rin po sila, Queen C7, castling queenside, and then B5. So, ito medyo nag-iba dito si GM Mark. Ang mainline po dito is Bishop E7. So, after B5, pwede rin naman, yan ang second best move, second main move. So, after B5, Bishop D3, so develop, and after Bishop B7, Rook HE1. So, itong Rook HE1, ang idea po niyan is to play here on this e-file. Kasi hindi pa nagka-casting yung black eh. So after Rook HE1, tumira dito si GM Mark Paragua ng Queen B6. Tinutukan niya tong knight sa D4. So, try niyo pong i-pause yung video at try niyo pong hulaan kung ano ang tinira dito ni GM Wesley So. So, pag nahulaan niyo, para na rin kayo si GM Wesley So, i-comment nyo po below. At kung gusto nyo pa ng mas maraming oras, i-post nyo lang yung video. So, sasabihin ko na po, ang tinira dito ni Wesley ay Knight D5. So, napakalupit na tira, Knight D5. And then, ang main move po dito, sabi ng book line, sabi ng openings book ko, at saka ng engine, is Queen takes D4. Ganyan. Magiging magulo yung laban. So, Bishop F6, sample line lang po ito, G takes F6, Bishop takes B5, Queen C5, Knight F6, King D8, Knight takes D7, Queen B5. Ganyan po ang magiging laro nila. Oops, sorry. Rook takes F8 and then pwede daw Queen A3, ganyan. Maraming laro, 37 master games na ang rating ay 2400 and above. So, hindi po yan ang nangyari. Ang tinira po ni
GM Paragua is etext d5. So may kasabihan ang best way daw para i-refute yung sacrifice is to take it or to accept it. So after knight d5, kinain niya po yan, etext d5, and then i-pause niyo po ulit yung video kung gusto niyo hulaan yung tinira dito ni GM Wesley, so na napakalupit na tira. Okay, so sasabihin ko na po, so ang tinira niya po dito, hindi niya po kinain yan. Sinacrifice niya pa yung knight niya. Knight c6, napakalupit na tira. So after knight c6, ang threat niyan is etext d5 check, and then kakainin yung iharang doon na bishop. So ang ginawa dito ni GM Mark is bishop takes c6. Hindi daw po ito yung best move, sabi ng engine. Sabi ng engine, d takes e4 lang daw. Ganyan ang mangyayari, bishop takes e4, knight c5, bishop f6, gf6. Pwede daw bishop d5, ganyan. Ganyan lang daw po ang magandang mangyari, sabi ng engine. So, after king c7, queen takes f7, knight d7. Ano lang, equal, pero medyo unclear siya kasi piece daw ng white, pero medyo delikado yung king dito. Tapos, lahat ng pyesa ng white, active, nakatutok lahat doon, ganyan. Tapos, may kapalit din na isang pawn, yung isang pyesa. Kaya, equal lang daw, sabi ng engine. So, dito, kinain po ni GM Paragua yan. Kinain niya ulit, bishop takes c6. And then, force move naman to, e takes d5 check. Para makabawi-bawi. And after bishop e7, d takes c6. So, ngayon, makikita nyo, piece up si GM Paragua dito. Kaya, ang ginawa niya, iniwas niya tong knight. Nag-knight c5 siya. Bishop takes f6, g takes f6, and then bishop f5. Napakalupit. Siyempre, para hindi ma-exchange and kinokontrol yon. So, bawal mag-rook c8, ayan, at may threat na c7, and then c8 queen. May threat agad na ganon kasi naka-discovered attack po yung rook pag nag-c7. So, after bishop f5, iniwas po yan ni GM Mark, nag-rook d8 siya. And then dito, b4 ang ginawa ni Wesley. Pinaalis niya yung kabayo. So after b4, knight a4 lang ang ginawa ni GM Mark. Natakot siya mag knight e6 kasi iniisip niya siguro may makakain dito. Ganyan, rook takes e6. Pero wala po ata ito. Tama, wala ito. Kasi merong queen e3 check. So, pag ganyan, bishop takes e6 lang ang gagawin ni Wesley dyan, and then malakas po yung pressure dito. Winning na rin kasi makakain na rin tong bishop na to eh. King f8, iiwas. Pwede atang mag-queen e4 lang. And after queen c7, let's say depensa nito, rook e1 lang. After rook e8, rook e3 lang. So parang sugzwang na po dito yung black. Wala nang magawa. Kasi pag mali sa depensa dito, kakainin po yan. So, ang plano ng white dito, dahan-dahan itulak yung pawn, and then mabuksan pa yung file na to. Otherwise, kakainin po yan, panalo na po yung white dito. So, after b4, sa a4 po nilagay ni GM Mark yung knight. And then, queen e4 ang ginawa ni Wesley. So, after queen e4, threat po is mate in 1. So, dinepensahan po yan. Only move is queen c7. And then, meron bishop d7, rook takes d7, ganyan. So, c takes d7, queen takes d7. And then dito, try nyo pong hulaan yung finishing tactic ni GM Wesley dito. So, sasabihin ko na po, kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang. So, dito po, ang winning move is queen a8 check. So, simple lang. And after queen d8, ito kailangan makita nyo bago nyo itira tong queen a8 check. At iyon po ay rook takes e7. So, kaya after this, nag-resign na po dito si GM Mark. Kasi after king takes e7, merong rook e1 check. Siyempre, pag nagpunta sa f8, bitin po itong queen. So, king d7, force. Meron namang queen b7 check. And after queen c7, rook e7. So, kailangan makita po ito bago itira yung queen a8. At syempre, nakita po yan ni Wesley. Alam din ni GM Mark na nakita yan ni Wesley. Kaya nag-resign na po siya dito. After queen takes c7. So, hanggang dyan po muna tayo. Ito po yung laro ni
GM Mark kay GM Wesley. Ito po yung pinaka-recent na laban nila ayon sa database ko na medyo outdated. Hindi ko sure kung naglaban sila 2018 and higher kasi hanggang 2017 lang yung database ko na ito. So, kung gusto niyo pa ng mas maraming videos na kung saan nakalaban ni Wesley ay isang Pinoy, i-comment nyo lang po. And then, please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po mga PAJAFERS.